Angeles. Pasalamat sa pagkatawid, tinawa. Pasalamat sa mga sa pananampalataya na nandun sa akin ng Diyos. Pananampalataya sa mga taong patuloy ko na sa mga kapalian. Brother, peace sa aking ministero bilang pari. So ang tema nga po ng aming inyasin sa amin dito, The Joy of a Priesthood. At doon po sa libro ni Father Rossetti, doon sa introduction o sa introduction sa libro doon, sinasabi ng isang French philosopher, Léon Loy, na sinasabi niya, joy is the invaluable sign of God's presence. Invaluable sign of God's presence. At today, paano ako tinawag sa pagpapari ito? Doon sa sinabi ni Father Guido Arguelles, isang paring Jesuita, sabi niya, great trials with God can make you. Great trials without God can break you. Oo nga naman, maraming mga problema, maraming mga pagsubok, pero ngayon, kapag nasa iyo si Kristo, mapapaliwala ang lahat. Sabi nga sa First Letter of St. John, chapter 4, verse 18, there is no fear in love, but perfect love drives out fear. Ako takot magsalita. Bihira akong magsalita, magbahagi. Pero, sabi ko nga, kinakailangan ko bang sumama sa mga pari sa Holy Land sapagkat narating ko na ito. Pero narin aking katoto, bago man magkaroon ng riding tangent, magkasama kayo. Magkatuwang, magkabalikat. Kaya, sinagot niya nga ang masahin. Parokya, third person na nun. Walang bigan parokya. Ganyan pa man, sa aking reflection, as a priest, the joy of a priest, meron lamang kung limang puntos na nais na i-share sa inyo. Ang buhay natin ng pari, alam natin, is exclusively a life for God and with God. Tayo ay nabubuhay sa ating kapwa, sa ating mga parishioners. Tayo ay nagtatrabaho, naglilingkod para sa kanila. We deal with them, relate with them. Pero sa maghapong pagtatrabaho, we have no one and nothing to turn to but God. So, buhay natin is exclusively a life for God. Samantalang ating mga parishioners, ayan, pag-uwi nila sa kanilang tahanan, balik sa kanila kanilang trabaho, pero tayo nasa Panginoon pa rin. Pangalawa, ang buhay natin mga pari ay palaging turning to God. Matapos nga po ang mga socials, social and pastoral activities, from the comfort of our admiring and appreciative practitioners, tayo mga pari have to be alone by ourselves. Kahit nga po sa ating pag-isa, there is always God to turn to. Kinakailangan iwan natin ang ating mga comfort zone in order to meet God in the silence of our hearts, in the desert of our lives, and in the struggles, daily struggles and demands of our priestly duties.
Pangatlo, nais kong ibagi sa inyo, ang buhay natin mga pari is exclusively a life of grace. Totoo nga naman yan, sapagkat sa Father S. Monsignor Eser, 38 years na sa priesthood, kami ni Father Mark at Jerry, 37 and 6 months in the priesthood. Hindi ba ito biyaya ng Diyos, mga kapatid? Hindi dahil sa ako ay, siyempre, mabait. Kung mabait. But because God has been good to me. Hindi dahil sa ako ay faithful, kundi dahil ng ating Panginoon na tumawag, umili, kumirang, nagsugo at ginawang paring niya ay naging faithful sa akin. It is not because I am successful, but because God picks me up. Whenever I fall and gives me chance after chance. 37 years of priesthood, it is because of God. It is because of His grace, love, and care. Number 4, napagnilay-nilayan pa rin naman na ang ating buhay must also be graceful. Christian life is not to entertain, not to compromise, not to be popular. Christian life's aim is not to accumulate or to store up for future securities. Christian life is not to get nor to have in order to be comfortable in old age. It is because it is but to impart grace, since priestly life is a life of grace. Totoo yan. Sa mga assignments na roon, tanggap sa mga parokya. Ang unang parokya, Katindik. Alam ni Monsignor Marian, sapagkat siya ang aking hinalinan doon ng 2 months. Pero, first love, Paris. Diba? Hanggang ngayon, saksi sila Father and them. Mga sakristan, ay, pari na. Number 5, ang buhay natin mga pari means to go on. God has sent us for a purpose. God brought us for a reason. He calls us to move. Wherever we go and whenever we are assigned, there are always to accomplish, souls to save, and people to serve. So, nariyan, masaya sa paglilingkod at minsan nga sa ilang obispo na ba, Bantigi, apat na, naranasan lahat ng mga ugali ng mga obispo. Nariyan tayo ay sumunod sa obispo, hanggang sa obispo, pwede po pagado ni na Palestino ay pagkaloob na pumunta ka sa pasita, sumunod ka muna sa akin. At bago mo hingin ang gusto mo, bibigay ko sa iyo. Hindi natapos ang 6 years terms, 4 years sa pasita, ayun, pumili ako sa obispo, Drona. Pinagkaloob naman sa akin ng kalayaan. May nagsasabi pa, kasi mayaman ka na. Katwiran ba yun? Kahit saan, pwede. Basta susunod. Ayan, Brother Peace. Sana ang ating humility, foundation of virtues, kailangan sa paglilingkod bilang pari. God bless us all. Thank you.